CCN Kabobro, it's me again, Leah, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, nakita nyo naman siguro sa title or sa thumbnail, nagagawa tayo ng DIY succulents umbrella. So, nakita nyo naman siguro kanina sa intro. So, anyway, bago tayo dyan, welcome back again sa ating Plantina vlog at ito ng episode 5. So, nakaka-episode 5 na tayo. So, pasok muna natin ang intro. So, sa paggawa ng DIY succulents umbrella, ito ang mga kailangan natin. So, syempre, kailangan natin ng mga colored paper. Colored paper. So, iba-ibang kulay ang gusto ko. Pero kung gusto isang kulay, okay naman. Tapos, kailangan din natin ng stick. Kasi ito yung magiging pantusok natin dun sa may pasok. And, kailangan natin, guys, ng glue stick. Kung may glue gun kayo, much better. Kasi medyo maikli dito, wala akong extension, kaya ang gagamitin ko po ay kandila. So, mamaya natin siya buksan pag mga nakagupit na ako. Siyempre, kailangan din natin ng dikit or white glue, kahit anong glue pwede nung gamitin, para sa mamaya, mapakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin ng glue. Kailangan din natin ng gunting. O, paalala kung kayo yung mga batang mga plantina, magpatulong kayo sa mga mas nakakatanda sa paggamit ng gunting dahil baka ma-aksidente po kayo o masugatan kayo. Kaya magpatulong kayo kay ate, kay nanay, kay kuya, o kahit kaninong nakakatanda na kasama niyo. Kailangan din natin, guys, ng panulat dahil susukatan natin o yung talagang magandang bilog para pag ginupit natin is maganda yung pagkabilog, guys. So, ito din, pwede natin tong ano, kasi may mga succulents na malaki at may succulents na maliit. So, ito yung size sa pang maliit, ito yung sa pang malaki. So, mag-umpisa na kagad tayo, guys. Una is, gawa muna tayo ng malaki. So, ito pala, typewriting. Hindi pwede mga typewriting, guys. Kailangan matigas. So, una natin itong yellow, kasi is yellow yung suot ko. So, medyo lapit natin yung ating camera. So, ayan, guys. Dito sa isang colored paper, makakagawa tayo ng dalawang malaki at dalawang maliit. So, kailangan natin tipirin para madami tayong magawa. So, ayan. Lagay lang natin ng pampakat. And then, saka natin lagyan ng sulat o tanda para pag nagkupit tayo ay maganda ang pagkabilog niya. So, ayan. So, dito din. So, sa kabila, lagyan na din natin para tuloy-tuloy ang pagkupit natin. So, ayan, guys. Apat siya. Dalawang malaki at dalawang maliit. Magupit na tayo, guys. So, nagupit ko na itong yellow. Gawa naman tayo ng red. So, gupitin muna natin, guys, yung mga gagawin natin para tuloy-tuloy yung paggugupit natin mamaya ng iba pang mga part ng step at saka yung pagdidikit para mabilis. Dito sa red, guys, gagawa ako ng medyo malaki para to sa mga succulents na malalaki na yung masasakop talaga ng payong o umbrella yung succulents para hindi siya masunburn or hindi siya maarawan sa mga afternoon sun. So, sa isang gatong red, makakagawa tayo ng super big at saka isang katamtaman lang na laki. Tapos sa si red, tabi muna ulit natin. Gawa naman tayo ng color white. So, mas maganda yung color white. So, once na nagupit nyo na yung gagawin nyo, so, eto na tayo sa second part ng eksena. Tansyahin nyo sa pinakagitna. So, sa pinakagitna, maglagay kayo ng dot. Lalagay tayo ng dot. Ayan.
And then, gugupitin natin, guys, ng isang mahaba hanggang doon sa may gitna. Ayan. So, bakit ko ginupit, guys? Kasi, ba't ko ginupit, guys, sa gitna, ayan, hanggang ganyan, ganyan yung gupit, ha? Yun yung magpapaka-umbrella sa kanya. Like that, oh. So, ayan, ganyan, guys. Magiging umbrella siya. So, actually, guys, ano to, eh? Inspired sa umbrella ng mga cocktails, dun sa mga alak-alak. So, saka natin siya lalagay ng stick. So, lagyan mo natin ng ano dito? Ng glue. Lalagay tayo ng glue, guys. So, ayan, maglagay tayo dito. So, wait lang. Ayan. Lagyan natin ng glue kasi para madikit natin. And then, ganyan nyo lang. At, ayun na. Maaari na siyang lagyan ng stick pero patuyuin muna natin, guys. So, ganito na siya, guys, oh. Parang balanggot ng mga Vietnamese. Ganyan. So, patuyuin muna natin siya, guys. Yung iba naman lagyan natin. Patayin natin ng malaki. So, tansyahin nyo ulit sa gitna. Dot na malaki. Ganyan, sa gitna. And then, gugupitin natin hanggang sa gitna. Ayan. And then, twist. May malaki na tayong umbrella. So, lagyan ulit natin, guys, ng glue. Napakadali lang, guys. Super. So, ayan. Meron na tayong big umbrella sa ating succulent. So, mamaya lagyan natin ng glue dyan. Abangan nyo, guys. So, nadikit ko na siya, guys, lahat. So, ayan. Binuksan ko na din yung kandila. So, dikitin na natin, guys, ng glue stick gamit ito sa aming kandila. Para madikit yung stick, lalagyan natin ng glue stick. So, like this, guys. So, ganyan, guys, oh. And then, saka natin tusok yung stick. Ayan, guys. Hanggang sa matuyo siya. Kailangan hold nyo muna saglit para perfect. Ayan, guys, oh. Bilis lang siya matuyo. Pero, para sure na sure, guys, double pa natin. Magigitata nga lang siya, pero okay lang, ilalim lang naman yan. So, intay lang muna natin siyang matuyo. Huwag kayo mag-alala kung medyo mahaba, kasi ang gagawin natin is para matansya natin yung pagkaka-stick doon sa lupa. So, ow! Hindi pa pala masyadong tuyo, guys. Kailangan make sure na tuyo-tuyo siya bago nyo pakialaman. So, ayan. Tuyuin natin, guys. Maaari, guys, hawakan nyo palang mas matagal para mas sigurado natin na matigas na talaga siya. So, itabi muna natin, guys, para ipatuyo siya ng bonggang-bongga. So, ito naman lagyan natin si Red. So, guys, ito na yung mga natapos nung magawa. Ayan, sa mga succulents natin. Para hindi na sila masunburn. So, inaabutan ako ng ulan dito.
Kaya nagmamadaling na ako. Eto na. Maganda ba, guys? So, ayan. Iwas sunburn ng ating mga succulents dahil ginawa na natin sila ng mga umbrella nila. Iba't ibang kulay para maganda. Diba? Kasi may mga succulents, guys, na kakaripat lang or yung mga dinadahan-dahan natin i-introduce sa salad kasi nga kakaripat lang sila and binubuhay pa lang natin sila kaya hindi sila pwede sa mga afternoon sa sunlight dahil baka mamatay sila kaya mas maganda yung ganito lalo kung ang pwesto nila yun sa mga pirik na yung araw kaya kung ako sa inyo mag DIY na din kayo madali lang naman so ayan umuulan na po guys so ganyan magiging itsura nyo guys pag nilagyan nyo sa inyo mga succulents. Ayan, may mga payong sila. Para hindi sila maarawan. So cute, di ba guys? Actually, hindi siya guys sa akin. Kasi ginawa ko siya para sa tita ko. Kasi yun sa kanya, pag umaga walang araw. So binababa pa niya sa baba para maarawan. Pero yung akit ng araw sa may terrace, ang pinaglalagyan niya sa mga succulents niya, ano na guys eh, afternoon sun, kaya hindi maganda. Kaya madalas siyang matuyutan eh. Kaya naisip ko, sabi ko kako, gagawa ko kako siya ng ganyan. So, tinaray ko lang sa mga succulents ko, pero sa kanya yan eh. Pero mamaya dadaling ko, papakita ko sa kanya. So, lagyan natin yung isa dito, try lang natin, kay Jelly Bean. Ang ganda patignan, ala, ang cute, parang summer sa kanila. Ang cute ng mga succulents kung may mga ganyang umbrella. So, ayan guys, look. So, inuulit ko guys, ang umbrella, ang DIY umbrella na yan guys, para po sa mga succulents na ayaw sa araw or para siya sa mga succulents na nasa pwesto ng mga tirik sa araw, lalo na kung afternoon sun. Diba? Napakainit nun kaya may chance na ma-sunburn ang ating mga succulents. So soon guys, yung background ng aking mga succulents. Papagawa ko po yan, papapalitado ko and parang lalagyan ko siya ng bakal para makapaglagay pa ako ng mga patong-patong dyan na succulents dyan sa gawian. Abangan nyo guys. My God, oh! Puti saktuan na ano. Ngayon ko lang ngayon pwede nang diligan tong mga succulents ko. Ito si ano. Oh my God! Nagulat ako. Golden Star saka si Banning Ear. Ang lakas ng ulan guys. So, yan, buti hindi nililipad yung mga pasuko. Yan ang mga problema natin, oh. Sana hindi naman lipa rin. So, andyan yung mga pinapropagate ko. Pero ito, naktuhan lang nababasayan. Umaanggi, eh. Pero tumutuloy yung ano dun sa metaas, oh. Pero buti na lang talaga. Pwede na siyang diligan. Si Banning Ear saka si Golden Star. Kasi nakaka one week na siya. Ang lakas ng ulan. Look. Pati yung ayon. Yung pinatutuyo kong lupa kasi inilipat ko to. Ayan guys, inilipat ko yung bago kong pilit. Kaya lang, nabasa yung aking pinatutuyo. Ayan na, nabasa. Ito yun yung soil na gagamitin ko. Sa lakas ng ulan. Oh my God. Buti na lang tapos na ako gumawa kanina dyan ng ano, ng DIY umbrella. Andyan kasi ako kanina guys, yun. Pinagbigyan pa rin ako. Ayan, mga naliligong aking mga succulents. Pero itong mga nandito sa gilid ko, ano lang yan eh, inaanggihan lang. So I hope yung mga alaga nyo, tinitignan nyo pagka ganyang malakas ang ulan. Kasi yung kawawa. So, ulan. Guys, palakas ng ulan. Super. Look. Kawawa ang aking mga alaga. Tingnan mo yung sa mga pinopropagate ko, oh. Ayan, oh. Puro tubig na. Kunin ko na kaya, guys. Kailan lakas yung mababasa ako. Eh, sensitive pa naman ako pag nauulanan ako. Nilalagnat ako. Shucks! Ayan, tumila na ang ulan. So, ito nangyari sa mga igagrafting ko yan, guys. So, tingnan mo, hindi pa dapat didiligan yan. Kaya lang, yung mga ano niya, yung mga tubig, kaya tatanggalin ko yan. Ayusin natin. And then, ito. Ito yung bawal pa diligan, pero bukas, pwede na siyang diligan. Kaya lang, nabasa na siya ngayon siguro. Okay lang yon.
Kaya gagawin ko bukas, papaarawan ko na siya ng mga 30 minutes para medyo mag-dry yung kanyang soil. Kasi baka maraming nalagay na tubig eh. Kasi di ba pag bagong ripat, 10 ml muna. So ito din guys, kailangan mapatuyo ko yung down. Kasi ayoko ng ganyan. Ito yung sabi ko, ayoko yung nababasa ng ganyan. Nalito ko kasi kanina eh. Eh ako kasi hindi na ako nagpapaampon kasi na ano na ako. Pag naamburan ako, nilalagnat kagad ako. Sinisip ko na ako, ayoko ng ganun. So papatuyuin ko muna yan. And I think dito ko na tinatapos ang vlog na to. So napunta pa sa pag-uulan ng ating topic. DIY umbrella lang pero ang nangyari. So susunod siguro dapat gawa tayo ng DIY umbrella na plastic naman para sa tag-ulan. So yun, nabasa si Bunny Earl ko oh. Yun. Pati si Golden Star. Pero siguro bukas magiging okay din siya. Pwede naman siguro na kasi nakaka 6 days na siya eh. So ayan guys, thank you for watching and see you again sa susunod na episode ng Plantina Vlog. So abangan nyo ako nung nangyayari sa nabasa. So kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe na po sa aking channel. Click nyo na yung bell button and don't forget to subscribe. See you again sa mga susunod kong episode ng Plantina Vlog. Bye guys! So linis-linis na muna. 숨길 수밖에 없는 걸 oh my man.